Kinumpirma ng ilang senador na magkakaroon ng palitan sa liderato ng Senado ngayong hapon kung saan mapapalitan bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri. Kaugnay po ng balitang yan, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, kasi simula pa lamang nitong session ngayong umaga. Ano ba ang balita dyan? Hi Ruth, magandang hapon sa iyo. Hapon pala. Bago nagsimula yung sesyon ngayong hapon, ay kinumpirma na mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tuluyan na siyang mapapalitan bilang Senate President. Sa isang ambush interview, Ruth, bago ang sesyon ngayong hapon, sinabi niyang totoo na ang change in leadership pagamat ginawa raw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sabi niya, I did my best. Kasama din ni Zubiri sa plenaryo ngayong hapon ang kanyang may bahay na si Audrey Baguyan. Sa isang mensahe na ipinadala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa aming mga Senate beat reporters, inattach niya ang bahagi ng kanilang conversation ng ibang mga senador. Kung saan nakasaad na kasama Ruth sa agenda sa sesyon ngayong hapon ang change in leadership o pagpapalit ng Senate President kasama na ang iba pang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagpasalamat rin si Villanueva sa kanyang mga kasamahan sa Senado para sa tiwala sa kanyang pagsisilbing Majority Leader simula noong July 2022. Ayon pa sa mensahe ni Villanueva, signing off as your Majority Leader. Umalingas nga Ruth ngayong maghapon ang tungkol sa planong kudeta laban kay Zubiri. Pero ayon mismo kay Senator Sonny Angara na taga-Mayorya din, kumpirmado na may 15 senador na nakatakdang bumoto para palitan na bilang leader ng Senado si Zubiri. Bago yan, nag-meeting muna sila Zubiri, Senator Chiz Escudero at Alan Cayetano. Matatandaang hindi ito ang unang beses na napabalitang may tangkang pagpapatalsik kay Zubiri. Nitong nakaraang Pebrero at Marso ay lumutang din na may gustong mangudeta kay Zubiri pero parehas itong hindi natuloy. Ngayong dalawang araw, bagong huling sesyon para sa second regular session ng 19th Congress, kinumpirma na ng ilang senador nga na papalitan si Zubiri. Sa isang ambush interview din, Ruth, bago magsimula ang sesyon ngayong hapon, natanong si Senate President pro tempore Loren Legarda kung pati ba siya ay mapapalitan o mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Legarda, mukhang magre-resign siya sa pagiging leader ng Senado. Ruth? Mean, inaantabayanan nga natin no, na magsalita ngayon itong si Senate President Zubiri. Pero dyan sa pagko-cover mo dyan ngayon, may mga nabanggit ba? May mga nagsalita ba kung ano itong dahilan kung bakit papalitan si Zubiri? Wala pa. Wala pa tayong clear na dahilan kung bakit this time around, Ruth, ay matutuloy no, itong pagpapalit kay Senate President Zubiri. Pero matatandaan natin yung nakaraang dalawang beses na may coup attempt sa kanya, ang issue doon ay yung sinasabing kabagalan sa pag-aksyon sa iba't ibang mga panukalang batas. Yung sinasabi din sa kanya na kawalan niya ng kontrol sa ibang mga senador. So sa ngayon, wala pang malinaw talaga na dahilan kung bakit ang ina-expect natin. Kasi right after the speech, Ruth, ay haharap si Senate President Zubiri sa Senate Media para sa isang press conference. So hopefully doon natin makuha yung sagot. Mm-hmm. Yung kaninang binanggit mo na statement niya, parang ambush interview lang yon. Ano ba ang nakita at napansin mong mood ni Senate President? Manungkot, Ruth. Nung tinanong nga siya, sabi niya, nung una parang ayaw pa niyang i-confirm eh. Sabi pa niya, let me deliver my speech first, then I can go outside, you can interview me. Sabi niya, I held my head high up, sabi niya. And then may isa ulit na ulit, sabi, is it true? Yung tungkol sa change in leadership, ang sabi niya, it is confirmed, I did my best. Huli na lang, Mean. Kanina may mga nabanggit ka na rin na iba pang posibleng maging opisyal. Pero ito bang kapalit ni Zubiri ay may usap-usapan na dyan? Merong mga alingas nga, Ruth, pero wala kasi tayong kumpirmadong pangalan mula sa mga sources nating senador. Kaya hindi ko muna masabi. Bagamat may isang pangalan na lumulutang simula pa kaninang umaga. Pero tignan natin kung matutuloy kung siya talaga yung sinasabing iboboto ng 15 senador. Abangan natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Maraming salamat, Mean Los Baños.